22 taon na ang lumipas nang magkaroon ng EDSA Revolution. Nang magkaisa ang mamamayan para sa mapayapang pagbabago sa lipunan, pagbabago sa pamahalaan, at pagbabago patungo sa sistemang demokrasya. 22 taon na ang lumipas. Ngunit ano ba ang nagbago? Ang karamihan sa mga mamamayang Pilipino ay nabubuhay sa pagdurusa at pinapahirap ng sistema kung saan sila'y inaabuso at kinakalimutan hanggang sa susunod na eleksyon. Mga 500 mga pamilya sa buong Pilipinas ang nasa lahat ng antas ng pamahalaan sa bansa at nagpapalakad ng politikal na kultura ng kasakiman at pangungurahod. Sa ngayon, hindi na nalalayo ang politika sa negosyo. Walang nagbago. Napailalim na tayo sa sistema kung saan pinananatili ng mga makapangyarihan ang kanilang impluwensya sa pamamagitan ng dahas, suhol, at politika ng mag-anak. Nawalan na ng pag-asa ang karamihan dahil alam natin na kahit magbago pa ang mga tao sa gobyerno, ang kanilang mapag-abusong mga patakaran ay hindi magbabago. Panahon na ba para sa pagbabago? Panahon na ba para tayo ay magbago? Oo. Ngunit paano? Ang solusyon ay ikaw at ang kapatiran. Ang Kapatiran Party ay isang rehistradong pambansang partidong politikal na naninindigan sa isang platapormang malinaw at may tiyak na patakaran na nakatuon sa pangkalahatang kabutihan. Itinataguyod dito ang politika ng kabutihang asal, ang hindi paggamit ng dahas, tapat na panunungkulan, ang pagiging abang lingkod sa bayan, at ang pagiging mabuting mamamayan. Base sa karanasan ng Ang Kapatiran noong nakaraang halalan sa 2007, natiyak nila na ang kanilang platforma ay sinusuporta ng mga botanteng may prinsipyo at ng mga naghahangad ng pagbabago. Sa kabila ng mga limitasyon sa pondo, sa pangangampanya sa nakatakdang panahon lamang, at sa kabila ng pagiging baguhan at di kilala ng mga kandidato ng Ang Kapatiran, ang bawat isa sa kanilang kandidato ay nakalikom ng mahigit kumulang 700,000 boto. Ang platoporma ng Ang Kapatiran ay siyang dahilan kung bakit sila ang binoboto ng mga tao sa halip ng mga trapo na gumagamit ng celebrity politics. Sa 2010, Ang Kapatiran ay magsisimulang magtanim ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsasanay at paghahasa sa mga tao na nais tumakbo. Ito ang Project MMX. Nananawagan ang kapatiran para sa mga gustong maging membro ng MMX. Ang hangarin ng MMX ay ang makapanalo ng 2,010 konsehal sa pamamagitan ng pagtutuon sa mga botante at kandidatong kabataan. Ang kabataan bilang mga botante ay mahalaga sa Ang Kapatiran dahil alam ng kabataan na ang mga isyong pribado ay nagiging sanhi ng panlipunang problema. Naniniwala ang kapatiran na kung tumakbo ang kandidato sa eleksyon, hindi sila dapat gumastos ng malaki upang sila ay iboto. Hindi dapat itataya ang mga inipong pera at walang pondong makukuha sa mga kaduda-dudang pinanggalingan. Upang magtagumpay ang MMX, dapat malaman ng mga botante na kailangan sila maging bahagi sa pagbubuo ng pondo at kontribusyon sa pagsasanay ng kanilang mga kandidato. Maaari rin silang tumulong sa pamamagitan ng pangangampanya para sa kanilang mga kandidato, sa kanilang kapitbahay, kaibigan, at komunidad.
Kapag nanalo ang kanilang kandidato, ang mga kandidatong ito ay magkakaroon ng tapat na loob sa mga bumoto sa kanila at hindi sa iba. Ito ang magiging saligan ng makabagong politika. Ang kaisa-isang panlaban sa politika ng mga trapo. Ito ang bagong People Power. Ang pagbabagong politikal na sisimulan ng mga pamilya, maliliit na komunidad, mga punong barangay at distrito, patungo sa pagbabago sa pambayan, panglalawigan at pambansang gobyerno. Ang kapatiran ay naghahanap ng kabataang may paninindigan na ipaglalaban kung ano ang tama para sa Pilipinas, para sa kinabukasan. Sasanayin ang mga kabataan sa mga paniniwala at plataporma ng Ang Kapatiran, pampublikong pamamahayag, at pag-aaral sa mga patakaran at mabisang pamumuno. Bibigyan din ang mga kandidato ng pagsasanay pagkatapos ng kanilang pagkapanalo upang maging handa sila para sa kanilang mga tungkulin bilang konsehal. Naghahanap ng mga kapanigi ang kapatiran na institusyon at organisasyon na naniniwala sa kanilang layunin. Nakianib na ang Ateneo School of Government sa Ang Kapatiran upang magbuo ng syllabus para sa mga baguhan sa politika upang matulungan sila manalo sa kanilang pangangampanya. Marami pang ibang mga institusyon at mga sponsor at supporter ang nagbigay na ng kanilang hangarin na tumulong. Mahigit kumulang 200 mga kabayanan at syudad ang inaasahang maglalahad ng mga aplikante. Magsisimula na ang MMX kasama ang mga institusyon at paaralan sa buong Pilipinas na magsasagawa ng mga programang magbibigay edukasyon sa mga aplikante. Ang mga lokal na sangay ng kapatiran ay kumakalap na ng mga miyembro at supporter para sa kampanya ng MMX. Nagsisimula ito sa kababata peer groups. Ang mga grupong ito ay binubuo ng mga kaibigan at kaeskwela ng kandidato na siyang magsisimula ng support network na tutulong sa kandidato na bumuo ng pondo at kontribusyon. Ang mga supporter ng MMX na nais tumulong ay maaaring pumili kung paano sila magbibigay suporta. Inaanyayahan din ang mga supporter na nais tumulong na magbigay suporta sa pangrehiyon at pambansang mga programa ng MMX. Ang Project MMX at Ang Kapatiran Party ay malugod na tatanggap sa anumang uri ng tulong na maibabahagi ninyo. Kailangan namin ng inyong tulong. Babaguhin ng Ang Kapatiran ang nakasanayang sistema. Kailangan ng magbago ng ating politika. At marami pang mga magigiting na kabataan na nagmamahal sa inang bayan na handang itaya ang sarili para sa kinabukasan ng mga Pilipino. Makakamit nila sa kapatiran ang bagong pasaporte para sa bagong Pilipinas. Inaanyayahan kayo ng Ang Kapatiran na maging bahagi ng pagbabago. Makibahagi at suportahan ang programang MMX bilang sponsor, donor, volunteer, kandidato at higit sa lahat bilang isang botanteng may paninindigan na naghihikayat ng ibang mga botante. Ating tulungan ang kapatiran na makapagtayo ng bagong kulturang politikal. Isang kultura na may malalim na pundasyon sa pagsisilbi, kapayapaan, moralidad, pagiging mabuting mamamayan, at pananalig sa Diyos.